Hi guys, kumusta? Dito pala ako ngayon sa ano, sa bundok. Yan. Naga-clearing kami dito. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-upilit ng ano, ng backhoe na trackpad type. Yung backhoe ko ngayon guys, ano, PC-135. So, yung una, wheel type man yung ano, yung turo ko ngayon, tutorial ko naman ngayon ito, ito yung unit ko ngayon, backhoe na naman na trackpad type. So ito guys, ito yung dalawang one stick, yan o, stick or sable, ito saka ito, ito sa bucket ito. Tapos kabila naman sa may kaliwa, sa arm. Tapos yung dalawang ito sa trackpad, abanti, thrust, yan yung bakal na gulong na yan trackpad. So yun guys, panda rin natin ito yung susian nya, on. So hintayin muna natin na mag pinto yung bash niya, yung tunog bago natin i-start. So kailangan guys, pag mag-start tayo, ito itong lock niya kailangan nakababa yan. Kasi hindi yan mag-start pag nakaangat yung kwan. Eh, testingan natin. Yan, nakaangat yan, di ba? Start natin guys. So yun. Oh, di ba wala? Hindi yan. Kailangan nakababa yan. Yan, sa gustong matuto ng bako, kailangan makababa yan. Baka ano ay eh, siyempre may mga tropa kayo na operator. Halimbawa lang, tapos biruin kayo. Pasampahin kayo ng backhoe bago yun, ipa-start sa inyo. Tapos hindi nyo alam inang, siyempre wala pang alam, di ba, pag bago pa walang alam ay kung inangat ito, hindi kayo magka-start, tawanan lang kayo. So ngayon kailangan bago i-start yan, nakababa yung lock na yan, nakalock yan. So ngayon i-start natin guys, pero huwag kalimutan, pag on natin ang switch na yan, kailangan antayin muna natin mag-stop yung tunog niya bago start. So ayun, start natin guys. Yun, start na. So sarado natin. Ito guys, ito yung lock niya. Hindi yan magalaw. Yan, oh. Kahit anong galaw natin yan, hindi yan maga ano yung bako. Kahit dito, hindi yan, kahit anong galaw natin yan, hindi yan mag-function. Kaya nakalock dito. So ngayon, buksan na naman natin. Yan, paangat lang natin yan, taas. So, ayun. Galaw na yan. Yan, galaw na. Dito naman muna sa bandang kanan, ito yung sable na ito or stick, crosswise lang ito guys. Umpisa tayo sa ano, pataas angat yan, tapos tulak pababa, pababa din yan, pataas pababa, pataas yan, tapos hilain natin pa kanan, pa kaliwa. Yun, pakain siya. Yan. Tapos pa kanan. Yun. Kaliwa. Kanan. Close. Open. Close.
open. Ayan, kaliwa kanan lang yan guys. Pababa, tulak, pataas. Ayan. Dito naman sa may kaliwa, ito. Ang tulak nito ay palayo ng arm. And ganoon pa rin sa kabila. Tulak, pataas, tulak, tapos kaliwa kanan. Ayan. At tulak natin. Tulak. Yun. Nalayo yung arm niya. Oh. Tapos hila naman. Ayan. Palapit. Ayan. Tulak natin. Tapos hila na naman. Tulak. Ayan. Tapos kaliwa yung swing niya guys, tapos kanan, kaliwa, kanan, open, close, ayan, open, close, ayan. Madali lang to guys. Di abutin ng kalating oras. Basta isa ulo mo lang. Tapos dito naman yung function na ito. Sa trackpad. Pag hila natin to, abantian. Yan. Abanti. Tapos balik na naman natin pa atras, hilain din natin yan. Yan. Atras yan. Tapos tulak natin yan, abanti yan. Tulak, abanti. Tapos hila na naman. Atras yan. Yan lang. Tulak, hila lang ito guys. Tapos pag iisahin, itulak natin yung isa. Yung dun banda, lang yung magagalaw, magatakbo. Tulak natin. Tulak. So yun. Baga mag-iikot siya. Hila natin na naman. Ayun. Mag-iikot siya. Ganun pa rin dito sa kapila. Tingnan nyo guys. Ito yung trackpad niya. Hilain natin. Hila. Diba? Nag-aikot siya. Itulak. Ayun. Isa lang yung gumalaw. Tapos, testingan natin guys. Dito naman. Tulak natin yung ito. Doon banda. Sa kanan. Yan. Diyan tulak natin. Yan. So, hindi siya nag-ikot. Yung sa kanan lang na trackpad yung umikot. Yun. So yun guys. Malaman natin yung ano, yung kung saan yung abante or atras. Kita ko sa inyo guys. Yan. Pasensyahan nyo na yung lugar natin guys kasi ano, dito ako sa may taas. Tingnan. Yung dalawa na, yung isa na yan, yan parang bilog. Bago ito, yan yung parang sprocket. Makita nyo yan, tawag nyan idler. Abanti yan. Yan lang yung bantayan nyo. Tingin nyo yan na bilog na yan, hindi, wala siyang parang ngipin-ngipin, yan yung abante. Ito parang sprocket na yan, yan yung atras, yan yung travel motor nya. Yan. Ito yung abante, push, yan yung atras, yan lang yung bandayan nyo guys. Yan yung pangalan nya, idler. Yun.
kailangan guys, magbaba kayo. Kailangan naka-open yan, kailangan ibalik natin ito baba bago tayo magbaba ng bako para kahit masagi natin ito ay hindi siya magkuhan, ay siya magalaw. Ito pala yung unit ko guys, yan yung ano natin. Toy. So yun lang guys, sana nagustuhan yung ano video ko, at huwag kalimutan paki subscribe na rin at paki pindot na rin yung ano notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. So yun lang guys, salamat, sana may natutunan kayo sa ano sa gawa ang ginawang video ko. Kung sino may yung interesado matuto, gusto matuto mag-upgrade ng mga equipment, yun, panoorin nyo lang tong video ko, may matutunan kayo. Tsaka pag maka-actual na kayo mag-upgrade, hindi na kayo mahirapan kasi ano, may napanood na kayo na video, yun lang yung ano yung bayahin. Pero bawat bako guys, iba-iba yung ano, may iba rin na sabli. Itong sabli na ito, air stick, ano yan, pareha sila ng ano MTTC, Hakata, Hyundai, yun, pareha sila ng sabli, crosswise lang. Pero yung ano Komatsu saka Hitachi, yun, baliktad yung ano. Pero dito lang naman magkaiba ng sabli. Yung swing kasi nun ano, tulak, hila. Tapos ito yung dala natin ngayon, ang swing nito ay kanan, kaliwa. So malilito din tayo, pero saglit lang din, makapa natin, ilang minuto lang, matiming na. Share ko lang sa inyo guys, baka makita nyo itong video na ito, tapos magkasampa kayo ng bako. Pag galaw nyo, iba pala. Yun lang guys, yun lang yung payo ko sa inyo. Yung ano, yung Hitachi tsaka Komatsu, magkaiba yun. Pero dito parehas lang. Ito lang naman yung ano, magkaiba nya yung swing lang, yung swing kay ano, tulak, tapos hila. Yan. Bago yung palapit nya ng arm, pag ganun, tapos palayo ng arm, pag ganun. Pero ituturo ko rin sa inyo guys kung may time ako. I-tutorial ko rin yung ano, Hitachi na yun. So yun lang guys. Maraming salamat.